Pinag-aaralan ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtatanggal ng krudo mula sa Chinese fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef bago itutuloy ang alisin sa Bahura. Mula sa tanggapan ng Philippine Coast Guard, may ulat on the spot si J.P. Torian. J.P.? Ang pag-uusapan ngayon ng Philippine Coast Guard at ang Tubataha Management kung paano isasalba ang sumadsad na Chinese flag fishing vessel sa UNESCO World Heritage Site na Tubataha Reef. Bukod sa BRP Romblon na nauna nang ipinadala ng Coast Guard kahapon ay maaaring ipadala rin ng Coast Guard ang BRP Pampanga sa Tubataha para i-assess ang sitwasyon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo, may mga nakitang fishing gears o gamit panghuli ng isda mula sa sumadsad na Chinese flagged fishing vessel. Dahil dito maaari raw maharap sa reklamong poaching ang 12 Chinese national na sakay ng sumadsad na barko. Ayon sa Coast Guard, may 80,000 liters ng diesel ang steel-hulled na fishing vessel na sumadsad sa Tubataha. Pero Rafi, sa ngayon ay wala pa raw indikasyon na may pagtaga sa nasabing sumadsad na fishing vessel. Gayunman, pinag-aaralan ng Coast Guard kung pwedeng sipsipin o higupin ang krudo mula sa fishing vessel para mabawasan ito. At sa putong ito, makakausap po natin ng live si Commander Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po. Sir, meron po bang ngayon po ba, meron po bang naiparating ng impormasyon sa Coast Guard kung nagkaroon po ba ng damages dun po sa pagsadsad ng Chinese flag vessel? Well, hinihintay lang natin yung report galing doon sa ating mga tauhan. Kanina, na-turn over na formally yung mga fishermen doon sa Philippine Committee on Illegal Entrance. Mm-hmm. And now we are preparing the report kung gaano kalaki yung damage. Initially, merong 50 meters na nakita, no? Pero hindi pa yun yung standard. So, we will get the information ngayong 2 o'clock after ng meeting ng Tubataha Management Office tsaka ng Philippine Coast Guard. Ang initial na concern sa kasalukuyan ay yung pagre-refloat ng barko at matanggal yung barko doon sa pagkabahura at madala doon sa Puerto Princesa. Okay, Rafi, may karagbaga ka bang katanungan? Commander Balilo? Oh, Rafi? Opo, si Rafi po ito. Yung pagtatanggal po sa krudo, sapat na po ba ito para medyo umangat ng konti itong Chinese fishing vessel para maalis na ito sa Bahura? Based dun sa assessment ng mga ng commanding officer ng BRP Romblon, malaking posibilidad na pag natanggal yung krudo ay malighten up na yung barko at pag nag-high tide na matanggal na ito. Pero of course, continuing yung assessment ng ating mga tauhan at they will do whatever is necessary dun sa situation. Gaano ba ito kalapit doon sa Coast Guard o yung Ranger Station? At paano ito nakalusot? Alam natin may radar itong Ranger Station na ito. 1.1 nautical miles yung layo nito east doon sa Ranger Station. Inaalam pa natin, Rafi, yung circumstances nung pagka-asad-sad ng barko doon sa area. Kanina lang namang tayo nagkaroon ng pagkakataon sapagkat may Chinese interpreter kanina na pinakyat si Commodore Evangelista. At ang instruction nga ni Admiral Isorena is to really get to the bottom of it. And once na ma-find out natin doon sa report na maaaring matanggap natin ngayong mag-apon, isi-share namin sa inyo. Medyo may kalakihan po, base doon sa mga litrato, no? Yung barkong pangisda, ano daw pong hinuhuli nito? Meron na bang initial na sinasabi? Wala silang, walang laman yung barko nung nakasadsad, no? Pero merong mga nakita mga fishing gears. At yun nga yung maaaring maging basihan na ito'y mamangingisda doon sa area. At bahala na yung PCIE kung anong kaso ang isasampa sa kanila. And we understand, Commander, nagpunta na sa Puerto Princesa yung mga kinatawan ng Chinese Embassy. Meron ba tayong balita? Wala pa. I check on the Chinese Embassy. Nandito naman pa sila. Pero ongoing yung communication nila. At syempre, may posibilidad na pagmultahin itong Chinese fishing vessel dahil, World Heritage Site, itong kanyang sinadsaran, base na rin dun sa damage na i-assess ng Coast Guard. Ganun na nga ang mangyayari, no? Sapagkat may grounding incident at mayroong batas yung Tubataha dun sa particular na incident na ganito. So, we will apply the law accordingly. May mga hakbang na po bang Coast Guard at ang pamunuan ng Tubataha para naman maiwasan na yung mga ganitong insidente sa hinaharap, considering merong ang radar itong Ranger Station? Alam mo, dapat pag-usapan yan na hindi lamang ng Coast Guard but other stakeholders. Pero I believe na meron na mga steps na ginagawa rito para mapabuti pa. Of course, meron mga kailangan bunuhin dito katulad ng budget and yung personnel. Pero I think this is on the pipeline. These are the lessons na ito yung mga dapat na matutuhan natin dito sa nangyari na to. Okay, sige po. Marami pong salamat, Commander Arman Balilo. At maraming salamat kay J.P. Soriano.